Maharlika, mga kababayan ko, aka bukeke ng bayan, mga kapatid. May bagong pasabog sa loob ng social media at tila po ba tumitindi ang kanyang mga revelasyon? O baka isa lang itong konsumisyon? Aba, 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 aba. Nag-level up ang lolan yung hitat. Heroin mo, hindi ka na lang ano, talagang sumamba ka na. Di na rin ako magtataka, member ka na rin ng kingdom. Kingdom. Dahil sa mga ginagawa mo, ito, siya, pag-usapan na natin yan. Mga kababayan ko, pakinggan natin ang mga litalya niya na pinupuring-puri itong si Pastor. Eh, tingnan natin. Pag-usapan natin ngayon. Baan? Kasi ano ba ang purpose ng religion sa buhay natin? Ayan. Unang katanungan ni Maharlika. Ano nga ba ang purpose ng religion sa atin? Tapos pakinggan natin yung sasabihin niya, ha? Tuloy. Di ba? Ang purpose ng religion sa buhay natin, para sa akin, meron kang community na kapag ikaw ay depressed, ikaw ay malungkot, ikaw... Eh di dapat sa mental ka pumunta. Ang relihiyon, ginawa mo palang ano eh, pagamutan ng mga depressed. Bastos ka sa pangalan ng Panginoon, ha? Ang relihiyon kay Maharlika, mga kababayan ko, ay meron ka daw isang community at takbuhan pag ikaw ay depressed. Depressed, ha? Tuloy. Pari mga problema, meron kang sasandalan. Meron isang pastor, meron isang pare na iyong hihingaan. Father, ganito po, ganyan-ganyan. Ang problema po ako sa buhay ko. Anong role? Ano? Ang, tama ba'y sinasabi nito, mga kababayan ko? Ang simbahan daw, ang relihiyon daw po ay takbuhan ng mga depressed. Eh paano kung hindi ka na depressed, lalabas ka na ng simbahan? Sasagutin kita dyan mamaya, tuloy natin yung pangarap mo, Maharlika. Holy Father, di ba? Papalakasin niya yung loob niya. So, maaari na sa down ka na ng mo. Si Father ba dapat ang mag-i-encourage sa'yo? Tuloy. Down moment ka na ng buhay mo. Kunyari, like ako, kunyari ako yung member ng KOGC. Sobrang dami kong problema. Ito, inilatan ko. Ang sabi ni, kinausap ko kunwari si Pastor, dahil siya ang pastor ko. Pastor, ito po yung nangyayari, ito po yung ano ko, yung pamilya ko. Ito. Ano ba? Ano? Ang medyo may pagkatama ka dyan, pero may difference yan eh. May difference yan, tuloy. Ito po, yung kaibigan ko, ganyan daw na down na po ako, gusto ko na tumalo ng building. Parang ganon. Dahil nasa lowest point ka ng buhay mo, anong role ni Pastor? Maharlika, kay lahat tayo, may pinagdadaan ng problema, manalig ka sa Diyos Ama. O, kaninong Diyos Ama? Ganyan. So, kung na-enlighten yung kadili, yung kabag, yung nababag, yung bagsak mong kaisipan? Tingnan niya to, ha. Ang relihiyon daw po, mga kababayan ko, ang sabi ni Maharlika, ay takbuhan ng mga depressed at mga malapit ng gustong tumalon at siksik na liglig na problema. Mga kababayan, alam nyo po para po sa akin na opinyon ko, mali po yan. Mga kapatid, kailan ka tatakbo sa isang relihiyon? Mga kababayan ko, kung kailan malapit ka ng ano? Kailan malapit ka ng malapit ka lang madedo, malapit ka ng magurgor, malapit ka ng may taning na buhay mo, depressed ka, gusto mo na magwala, gusto mo na tumalon, saka ka lalapit sa isang relihiyon. Alam mo, huwag mo linisin yung pangalan ni Kiboloy dito. Kasi ang relihiyon, hindi naman niyang ginawa, mga kababayan ko, na takbuhan ng mga taong problemado sa buhay. Pagkatapos maresolba ang problema sa buhay ay lalabas din. Tandaan niyo po ito, hindi po ako pastor. Para po sa akin ang simbahan, ang siyang daan at nagtutuwid papunta sa ating Panginoon. Maghanap kayo sa Biblia, mga kababayan ko, kung may KOJC po kayo nakita doon. Ano ba meron nakalagay sa Biblia? Mga kababayan ko, kayo magsalita. Mga kapatid, kasi kahit si Kristo eh, mga kababayan ko eh, naging hingahan ng problema ni Maria.
Pero ang ginawa ni Kristo, mga kababayan ko, ano sabi ni Kristo? Manalig ka sa Ama, hindi manalig sa isang pastor. O, mauunawaan nyo yung sasabihin ko, tuloy natin to. Dahil nasa kadikom ka, nasa madilim ka na bahagi ng buhay mo. So kung mayroong isang pastor, may isang pare, even kaibigan, mga palaga, even kaibigan, magiging savior mo ang kaibigan mo. Magiging savior mo yung kaibigan mo? Ay, diyan ka mali. Diyan ka mali. Hindi ka maililigtas ng isang tao. Oh, ngayon, at least ngayon, mga kababayan ko, kay Maharlika nyo narinig, ha? Inalimbawa niya si pastor sa isang kaibigan na maililigtas ka daw ng kaibigan mo. Anong relihiyon ang meron nagsasabi na sasabihin sa'yo na maililigtas ka ng isang kaibigan mo? Walang nagsasabi sa Biblia, mga kababayan ko, na ililigtas ka at kaya kang iligtas ng best friend mo. The only way, mga kababayan ko, na nagkakaroon tayo ng isang relihiyon because dinadaan tayo sa dinadaan tayo sa way na papunta sa Panginoon. Hindi po papunta sa ibang tao. For example, mga kababayan ko, let's talk about El Shaddai. Ang El Shaddai ba, sinabi ba ni Brother Mike Villarde na siya ang tagapagligtas? Siya ba ang may-ari ng kaluluwa? Siya ba ang may-ari ng buong mundo? Hindi. Ano sabi ni Brother Mike Villarde? Itaob niyo ang inyong mga payong saluhin ng biyaya. Bakit ganon? Kasi yung biyaya manggagaling sa Diyos, hindi manggagaling kay Brother Mike. Tama ako, mga kababayan ko? Si Pastor Giboloy, anong sinabi niya sa harapan ng mga tao? Pag-aari ko ang inyong kaluluwa! Ang sabi sa Biblia, ang sino man magmay-ari ng mga kaluluwa na isang nilalang, mga kababayan ko, ay demonyo! Isang paglapastangan sa pangalan ng Diyos. Kaya paano ka ba ililigtas ng best friend mo? Ang best friend mo, tao. Ang Diyos ay Espiritu Santo. Diba, mga kababayan ko? Simple arithmetic lang yan, mga kababayan ko. Partida. Na somehow, nung nasa darkest point ka ng buhay mo, na hindi mo alam, gusto mo tumalo sa building, gusto mo whatsoever, naliwanagan ka. Oh, naliwanagan ka, tatalong ka sa building. Yung kaibigan mo ang magliligtas sa'yo, hindi pala ang Diyos. Kahit saan tignan mo, mali ka pa rin dun. Tuloy. Then, as a religious group or as a religious leader, yun ang paniniwala ng mga members na si Pastor. Okay, o JC, yan pala paniniwala ninyo, ha? Oh, yan ang paniniwala nyo kay OJC. Sabi ni Maharlika, hindi po sa akin galing yan, ha? Ang tao pala ang magiging tagapagligtas ninyo. Hindi pala si Kristo, ay ang galing. Oh, hindi sa atin, hindi sa akin ang galing yan. Mga kababayan ko, it's very loud and clear, di ba? Kasi ako, mayroon din akong grupo na si Maharlika ay savior siya dahil siya ay nagbibigay ng kaliwanagan sa kanyang mga nasasakupan. A savior ka pala? Kailan ka pa naging tagapagligtas? Eh kahit sa social media ngayon, umuwi ka sa Pilipinas, kinasusuklaman ka na eh. Antindi nito, no? Self-proclaimed bukeke ng Pilipinas. Ang galing! Malupit ka rin eh, no? Savior ka ng mga followers mo. Paano ka magiging tagapagligtas? Bakit pagdating ba ng paghukom, kaya mo bang humarap sa Diyos at sasabihin mong malinis ka? Eh baka ibuking ko yung bayaran nyo nung kampanya na anak-anak ng teteng, madadali kayo. Wag ako! Iba na lang! May ebidensya na ako. Antayin mo lang ako yung go signal. Lalabas ko yan. Tuloy! Na imbis na malugmok, ay what? Pinapalahanan niya ng kanilang miyembro na hindi pito katapusan ng mundo. Ibig sabihin, wala na tayong pag-asa na mabago ang Pilipinas. May pag-asa pa kung tayo ay magsama-sama. Oo, may pag-asa pa talaga, mga kababayan ko, kung ang mga tao ninyo ay babalik sa gobyerno. Hindi yung magkakaroon kayo ng relihiyon, gagawin nyo ng gobyerno. At hindi ni minsan, hindi magpapasakop ang gobyerno sa isang relihiyon. Dahil meron tayong demokrasyang bansa at meron tayong sinusunod na konstitusyon.
na kahit minsan ay mas madalas ay nagiging konsumisyon. I mean, solusyon. Naipasok ko pa yun, no? Na-miss ko lang si Senator Amy. Tuloy. And again, sabi nga dito sa Article 3, Section 5 of the 1987 Constitution, no law. Walang batas. Shall be made respecting an establishment of religion. Ayan, irerebat ko yan. Or prohibiting the free exercise thereof. Walang pwedeng ipasa, di ba? Na batas. Na walang pwedeng ipasang batas. Magdi-disrespect. Na magdi-disrespect. Okay? Sa freedom. Sa kalayaan. Na i-exercise na na gawin ng malaya ang kanilang mga gawain religious groups ng mga religious groups religious leader, mga believer mga naniniwala, apat kasama ang mga naniniwala, diba? At yung kanilang pag dito, the free exercise and enjoyment of religion, the free exercise kasama ang malayang ginagawa nila profession and worship, yun ay sa pagsamba ng kanilang mga pagpananamba. Sinasabi ko, hindi pwedeng panghimasukan ng gobyerno. Hindi pwede, sa makatuwid, hindi pwedeng panghimasukan ng gobyerno ang relihiyon. Tama? Okay? Ang iyong enjoyment na nararamdaman sa iyong there is no said that there is an enjoyment. Huwag mong dagdagan yung constitution na yan. Abisado ko yan. Religious group. Eto, sige. Bawal, meron under the Constitution ng Pilipinas, bawal daw pong panghimasukan ang mga relihiyon. Tama po siya doon. Relihiyon, mga kababayan ko, relihiyon. Sa mga tuwid, mga kababayan ko, yung aktibidades, activity, labas ang gobyerno. Mga kababayan ko, but, hindi ba alam ni Maharlika that yung Constitution na yan ay may butas? Oh, ganyan kapangit ang 1987's Constitution. Oh, yan ang gawa nila Cardinal Sin. Bakit, mga kababayan ko? Kung hindi pwedeng pakialaman na ang for example, hindi pwedeng pakialaman ng gobyerno ang isang relihiyon. Tatanungin ko po kayo, bakit si Brother Eddie Villanueva at si Joel Villanueva, mga kababayan ko, nag-gathering, nagsama-sama yung mga born again, ang mga JIL, nakinig sa kanilang gumawa ng isang hakbang tutol sa cha-cha. Ginamit nila ang pangrelihiyon, mga kababayan ko. And prayer rally, for example, mga kababayan ko, prayer rally, ginamit nila ang salitang prayer rally, salita ng Diyos, para hindi panghimasukan, at ang ginawa nila ay naging political content, political event. Second, mga kababayan ko, ang nangyari, naaalala nyo ba yung EDSA People Power? Lumabas ang mga Madre at Pare at si Cardinal Sin na nawagan sa radyo. Nakialam sa gobyerno. Mga kababayan, alam nyo po ba ano katwiran nila? Ang simbahan daw po ay hindi pwedeng pakialaman ng isang gobyerno. Tama yon. At ang mga tao sa loob ng simbahan ay under pa rin ng konstitusyon ng gobyerno. So ano pananagutan ng gobyerno? Yung mga constituents, yung mga member na naniniwala sa inyo. Hindi yung simbahan. Sa makatuwid, yung KOJC na yan ay walang pakialam ang ating gobyerno dyan. Ang may pakialam sila sa mga namamahala, sa mga miyembro, dahil sila ay Pilipino at nasasakop sila sa ating batas, nasasakop sila sa ating bansa. Ngayon, ang malaking tanong ko dito, KOJC ba? Ano ba ang KOJC? Relihiyon, Kingdom of Jesus Christ. Mga kababayan ko, Kingdom of Jesus Christ. Sino ba yung Kingdom of Jesus Christ? Tao ba yan? Relihiyon. Pag sinabi, relihiyon lang. Hindi kasama yung tao. Kasi pag sinabing relihiyon doon sa Constitution, relihiyon lang yon. Hindi kasama yung tao. Okay? Hindi kasama yung tao. Mga miyembro yung tao. Hindi tao yung KOJC. Okay? Sino si Kiboloy? Tao. Sino siya? Leader. Founder.
pastor ng isang relihiyon na KOJC. Subalit, natapot, siya ay Pilipino. Siya ay pinanganak na Pilipino. Siya ay nanirahan sa Pilipinas at sumusunod sa batas ng Republika ng Pilipinas under the Constitution. Kapag nagkamali ba si Kuya Boloy, kailangan ba may exemption siya? Mga kababayan ko, kailangan ba si Kuya Boloy may exemption siya? Mga kababayan, tatanungin ko po kayo. Pag lumabag ba si Kuya Boloy sa karapatang pantao, may exemption ba dapat si Kuya Boloy? Ay, pumatay ko, ng abuso si Kuya Boloy ng isang bata, kunwari lang. Ha? Nang abuso si Kuya Boloy ng bata, kunwari lang. Okay lang yon, di napapansinin ng batas yon, kasi KOJC siya. Ganun ba yon, mga kababayan ko? Mga kapatid? Ganun ba yun? Pag nagkasala si Kuya Boloy, dapat, hindi pwede siya. Pwede siya magkasala. Okay lang magkasala si Kuya Boloy. Kasi membro naman siya ng KOJC. Hindi, mga kababayan ko. Kuya Boloy is a human. Tao, nagsasalita. Leader, founder. Kahit sino ka pa. Kaya presidente ka pa at nagkasala ka sa konstitusyon ng Pilipinas, sa batas ng Pilipino at sa batas na pangtao. May pananagutan ka sa Republika ng Pilipinas. No exemption. Pagdating sa karapatang pantao, basta tao ka't nagkasala ka sa batas. Pero kung ikaw ay relihiyon, ang sabi lang sa Constitution, hindi lang pwede panghimasukan ng gobyerno yung mga claimants, mga kababayan ko. Di ba? Mga kapatid? Hindi lang pinanghimasukan, hindi lang pinanghimasukan ng gobyerno. Sinabi mo na ikaw may-ari ng mundo, tinawanan ka lang kasi hausyaw. Pero kung sasabihin mo, mga kababayan ko, at lalabag ka dahil ikaw ay KOJC, gagawa ka ng mali sa batas, ay, no exemption. Kulong ka pa rin. Kaso ka pa rin, mga kababayan ko. Ayan, sinasabi ni Maharlika, mga kababayan ko, na walang karapatan ng gobyerno pasukin yung ating, yung KOJC. That's too impossible, mga kababayan ko. May pananagutan po kahit sinong membro pa yan dahil kayo ay Pilipino. Kung gusto nyo hindi kayo magkaroon ng pananagutan sa saligang batas natin at makalabas kayo, maka-exit kayo dyan sa constitution natin, ay gumawa po kayo ng sarili nyong bansa. Gayahin nyo po yung Roma, yung Rome na pinagaharian ni Pope Francis. Diba? Tama ba ako? Na hindi ano, mga kababayan ko, na hindi po, na hindi mapasok ng ibang daan, ibang tao. Kasi bakit? Santo Papa ang nananatiling nagpapatakbo ng bansa. O, tuloy natin. I mean, sa inyong kongregasyon, walang pwedeng manghimasok. Bata. Hindi po totoo yan. Sa kongregasyon ng KOJC, walang pwedeng manghimasok. What if kung merong killer doon at most wanted na nandoon na member nila at nagkasala sa batas, hindi mo pa pwedeng arestuhin kasi KOJC? Sinungaling ka. Nagkasala, for example lang, nagkasala na nga yung member nila ng Gahasa. Diba? Hindi mo pa huhulihin? Sasabihin mo dito, walang karapatan ng gobyerno? Ulul! Huwag mo kaming lukohin! Tuloy. Hindi po eh. Walang isinabaras na pwedeng panghimasukan ng gobyerno ang isang taong nananampalataya. Sinungaling! Mula ang propeta si Kuya Boloy! Whether ang tingin nyo, di ba? Ang tingin nyo kay Pastor Kuya Boloy ay ganito, ganyan. Anong ganito, ganyan? Straight to the point! Si kapatid na Eli Soriano, pinaratangan na rin siya. Mga kamuhan, binasahan na siya ng Biblia. Di ba? Tapos sasabihin mo, ayaw mong diretsuhin. Ang tingin ng kay OJC kay Kuya Boloy ay father, ama. Sabi kasi ni Kuya Boloy, the father nagpakita sa akin ngayong gabi at ang sabi niya daw, siya daw ay ako at ako daw ay siya, mga kababayan ko. Wow! Kaya pala ang lakas na magsabi ni Kuya Boloy na, I am the appointed son of God. Ang kaluluwa niyo ay sa akin. O ano nangyari, mga kababayan ko? O ba't hindi makatawag si Kuya Boloy dun sa tatay niya? Ngayon, mga kababayan ko, because I know the truth eh. Ba't hindi siya makatawag sa tatay niya ngayon? Call the Almighty Father right now. Because nasasadla ka sa ganyang emergency. Tama ba ako? Tuloy. Walang
walang karapatan si virus, si Risa, ang gobyerno na sirain. Hindi sinisira ni Risa Hontiveros kayo. Walang sinisira si Risa Hontiveros, to be honest, mga kababayan ko. Walang sinisira si Risa Hontiveros. Pinapatupad lang ni Risa Hontiveros yung codes and ethics ng Senado. Eh nasa batas naman natin yun eh. Nasa konstitusyon yun eh. Ba't tayo sumunod ni Kiboloy? Eh kung sa bagay, kung ikakatwiran niya, pag-aari niya ang mundo. Wala talaga tayong laban sa pre-agreement niya. Tuloy. O agawin sa kanyang mga miyembro ang kanilang mga paniniwala na in-instill sa kanila ni Pastor. O yan ha, narinig nyo ha. Aagawin ni Risa Hontiveros yung kanilang paniniwala. Kailan pa naging pastora si Hontiveros? Eh, senador yun. Walang aagawin si Risa Hontiveros. Ang gusto lang mangyari ni Risa Hontiveros, lumitaw yung pastor mo. Nang sa ganon, masagot yung mga agam-agam at bintang sa kanya ng mga tao. Kayo-kayo mga nagrarally dyan sa Bonifacio, at tanungin ko kayo. Listen, matagal na yung mga pinupukol sa kanyang bintang ng mga ex-member niya. Binigyan ng boses ang Senado sa pagkakataon na to. Yung kaso niya, way back Duterte days pa yon. 2017, may kaso siya sa Hawaii. Naalala ninyo? Dollar smuggling, illegal possession of deadly firearms, ano pa, human trafficking. Sa Canada, mga kababayan ko, patong-patong din ang kaso niya. Yung mga miyembro niya, pinakakasal nila. Mga kapatid, ganun. Diba? At ang pinakamatindi dito, batsa kinasuhan ng human trafficking. Mga kababayan ko, I want you to see this. Gusto ko makita nyo to. Gusto kong malaman nyo to, mga kababayan ko. Gusto kong makita ninyo. Kasi, napapanahon eh. Totoo lang, napapanahon. So, your permit to... Napapanahon, mga kababayan. Ito, gusto nyo makita? So, your permit to... Ito, papakita ko sa inyo ha. Meron ako ipapakitang video, mga kababayan ko. And I want you na makita ito. Ito siya. Your permit to... Ito. What's this? Pakita ko sa inyo ha. What's this all about? What is KJC? Ito ba yung religion na pinaniniwalaan nyo? Hindi ko sinisiraan si Kiboloy dito. I just want to be clarifying. Tingnan nyo to, mga kapatid. My brothers and sisters, not only in body of Christ, but being a Filipino. Ito. Alam nyo ba to? Mga kababayan ko, taga Davao, pinadala sa Canada, ay sa UK. Siyempre, yung kababayan natin, taga Davao, ay taga Davao, natuwa kasi mga kapalit, nakapunta na ibang bansa. Panoorin nyo to. Gusto ko panoorin nyo to, mga kababayan ko. Kasi gusto ko kayong mamulat sa katotohanan na hindi po biro ito. Yung pinagtatanggol ni Maharlika, kumpara ka talaga sa Pilipino, anak ka ng teting, ito human trafficking, o ba't hindi mo pagtanggol? Nakakahiya ka. Ay ako nagagalit eh. Anak ka ng teting eh, consultant ka kasi. Tuloy, tingnan nyo ito ha. So, your permit to... Oh, ayan ang ebidensya, mga kababayan ko, na ano, inuutusan ng Kingdom of Jesus Christ, ng KOJC, okay, o Children's of Joy, mga kababayan ko, at follower ni Kiboloy, na manglimos ang tao. Ha? Manglimos. Tingnan nyo, sa UK ito. What's it all about? What is KJC? Children's Joy. KJC, Children's Joy Foundation. Mga kababayan ko, under by? I'm sorry? Children's Joy Foundation. I'm sorry? Children's Day Foundation. What is the name of KJC? Sinasabi lang dito nung tao
Oh, ikaw ba ay membro ng ganito? Yun ang magsumpuntuhin ng kababayan natin eh. Tinatanong lang siya eh. Maliwanag eh. Tingnan nyo ha. No, KJC is what? KJC is what? Ulitin niya. Chill the kingdom of the... Under the kingdom of Jesus Christ. So you are from Mr. Kibuloy, Pastor Kibuloy, yeah? Yes, sir. Ayaw niya pang aminin eh, oh. Ayaw niya pang aminin eh. So do you have a permit for that? To where? Where's your permit? Can I have your permit? Check the number. No, your permit. Kasi pag nanlimos ka kasi kahit sa UK, mga kababayan ko, meron kang permit, mga kapatid. Although may permit naman yung KJC na nakalagay doon, but ang punto kasi nung kababayan natin doon, mga kababayan ko, why you are here? Anong ginagawa mo dito? Pumunta ka ba ng UK para hindi magbanat ng buto pa o para manglimos? Ganun eh. Yan yung punto niya. What's your name? So, your permit please, sir. Do you have any permit to show me to me that you are allowed to ask donation? This is from the Philippines, right? Yes, sir. This is the... Ito pa pinakamatindi doon, mga kababayan ko. Ito pa pinakamatindi na bulgar dito. Ito sabi, oh. Yung pinanghihingi nila ng tulong is for Yolanda victims, mga kababayan. Tingnan ganyo ha. The victim of flash flood that was 3 years ago. Then until now you are asking here. 3 years ago tapos nanghihingi pa rin kayo? Eh paano na lang mga kababayan ko kung ako yung British. Ako yung British. Tapos lumapit ako, hawak-hawak ko, sir, can you give some alms or donation for the victim of flash flood? Hindi mo naman sasabihin na 3 years ago. O ako, naawa ako, British. Nagbigay ako ng pound. Diba? Nagbigay ako ng 100. O mga kawa, ang laking tulong nun. E barya na lang sa mga taga-UK ngayon minsan yung mga ganun. Diba? Inutusan mo. Tapos ang gagawin, pakinggan nyo ito ha. Pakinggan nyo mabuti. Is that right? Yes, sir. Waiting for your permit. Now, where is your permit? Can you give me your permit? Yes, sir. That you are allowed to... Ibig sabihin nito, nagkaka-argumento sila na itong kababayan natin na member ni Kiboloy ay wala pong maipakitang permit. At itong service crew na nasa UK, mga kababayan ko, na nakipapanood nyo ngayon, ay nakikipag-diinan talaga sa kanyang kababayan. Alam mo, may aral yung sasabihin nito ha, painggan ninyo. Ayun, para ngayong araw to may permit daw silang manglimos, sabi po nung isang member ni Kiboloy. Naririnig nyo yan. Kuya, hindi ng permit. Pilipino po ako. Oh, ayan. Inamin na Pilipino rin siya. Pilipino ka rin. Asan mo yung permit niyo? So, wala sa Marilena. So, wala. Kasi nga, pinutusan kayo ni Pastor Kimbuloy habang nagpapayaman siya sa Davao. Pinapayaman niyo si Pastor Kimbuloy. Sa Japan, naan po kayo sa Japan na nag-viral kayo sa Japan. Hindi nga kayo ng permit. Wala rin kayo ng permit. Oh, ngayon mga kababayan ko, ngayon nila pabulaanan na hindi sila gumagamit ng mga nanlilimos sa ibang bansa. 'Di ba? Ayan ang totoo, oh. Hindi tanim 'yan. Baka sabihin niyo tinanim din 'yan, mga kababayan ko. Baka sabihin niyo, yung video na 'yan ay gawa-gawa lang. That was 6 years ago, mga kababayan ko. Dahil nag-viral sila, dahil yung mga member ni Kiboloy na mga taga-Dabaw, pinadala nila sa ibang bansa para ano, mga kababayan ko, manglimos! Ano yung sabi ng kababayan natin? Gusto nyo makinarinig? Pinapayaman yung si Pastor Kiboloy. Sa Japan, naan po kayo sa Japan na nag-viral kayo sa Japan, hindi nga kayo ng permit, wala rin kayo ng permit. Wala akong nagpapakita sa akin, kuya. Oh, tapos napahiya, exit. Pagyamanin, kung ako sa'yo, payo ko sa'yo, magsuri ka, kasi si Kiboloy, bula ang propeta yun. Oh, ayun ang pinakamasakit dun.
magsuri ka. Kasi si Pastor Kiboloy, bulaan propeta yun. Same with me. Same with me. Sa parehas kami sinabi, I mean. Hindi kami parehas bulaan, bulaan propeta. Tama ako dito. Hindi naman ako propeta eh. Kamali lang ako ng English, uy ah. O, tuloy. Nung kumandidato si sa presidente si yung hinulaan niyang mananalo magiging presidente si yun Ibo, pero ang nanalo si Pinoy, diba? Kasi huwag maniwala kay Kibo, no? Kung ako sa payong kabayan, payong kapatid, pinayayaman mo si Kibo habang ikaw nagpapagod dito. Tamo, i-exit na siya kasi sobrang nahiya na siya eh. Naka-upload ko to, Brad. Oh, ayan. O, kayo nang bahalang humusga, mga kababayan ko. Sa mga ginagawa nila. Can you imagine, 3 years ago, yung flash flood, pinanghihingi pa nila ng abuloy. Diba? Tama ba yun? O, Maharlika, napanood mo yung pinagtatanggol mo. O, ano, yung mga subscriber nito, nabudol na naman kayo. Na-debunk ko na naman dito. Nakanang teting, o. Imagine ninyo, mga kababayan, na yung pinagtatanggol ni Bukeke, ay isa pa lang. Cool. Cool to. Hingi pa more. Tapos ang paliwanag niya, eto. O kung sino man nakadala mga leaders doon, sila nung bata pa. Walang pwedeng umagaw sa kanila, lalo na yung pag-agaw ng property ng kanilang pinagsasambahan. Walang aagaw ng property na kanilang pinagsasambahan, fake news. Labasan nyo kami ng ebidensya, nagkaroon ng Shoko's order na binabawi na ang kaharian ni Kiboloy. Wala pong ganun. Inuutay-utay nyo naman na naman kami sa fake news eh. Pero ang sagutin mo na lang yung pinakita kong video dito. Ang sabi sa video, mga kababayan ko. Diba? Anong sabi sa video, mga kapatid? Mga kababayan, anong sabi? Ha? Anong sabi sa video? Diba? Kitang-kita nyo, nasa United Kingdom nang hihingi ng abuloy. Tuloy. Wala! Hindi mo pwedeng sasabihin na ito ay kulto, ito ay ganyan. Sa Biblia, kapag ang isang tao, sinabi niya na siya daw ay Diyos at siya self-proclaimant na isang bulaang propeta, ang tawag ng mga kahit anong relihiyon doon, kulto. Kulto. Mga kababayan ko, for example, Jiren Silario, mga kababayan ko, sinabi ng mga member niya, pinaniwala niya, he is the recreation of Santo Niño. That's too impossible. Dahil wala naman Santo Niño'ng mataba. Tama? Anong ginawa sa kanya? Ang tawag sa kanila, kulto. Pastor Kiboloy claim, ang lahat daw ng kaluluwa ng mga tao ay pag-aari niya at kanya ang buong mundo. Walang po may ganun sa Biblia. Ang sino man nag-click claim niya na itinatawag na kulto. Diba? Eh sinabi niya na kailangan yung dumaan sa akin para makapunta sa Ama. Ay imposible yun, mga kababayan ko. You are not parang sinabi mo na ikaw si Kristo. Oh. San may lusot doon? Batas? Biblia? Walang lusot yung mga sinabi ni Kiboloy. Bumingo lang siya doon sa stop. Doon, stop! Doon lang siya bumingo, mga kababayan ko. Okay? Tuloy. Nakalagay po yan sa konstitusyon. Okay, basahin natin. Okay? The free exercise and enjoyment of religious profession and worship without discrimination or preference. Walang sino mang mag-discriminate, lalo na ang gobyerno. Wala naman din, hindi naman din discriminate ng gobyerno eh. Si yung KOJC,
Alam mo, i-elaborate natin. Ang sinasabi dito dyan sa batas, yung relihiyon, hindi si Kiboloy. Tao si Kiboloy eh. Hindi naman tao yung KOJC. Samahan yan. Sino ba yung pinaparatangan? Si Kiboloy. Bakit? Claimant niya eh. Siya nag-claim. Hindi naman yung KOJC. Kung tao yung KOJC na yan, hindi papatulan ng gobyerno yan. Subalit, grupo yan eh. Samahan yan eh. Relihiyon yan. Sino ba nagsabi nun? Yung leader. Ano yung leader? Tao? Hindi ba tao si Kiboloy? Ay, nako, binubulag mo ang taong bayan sa mga patutsada mo eh. Tuloy! Sabi dito, shall forever be allowed. Forever, eternity, eternal. Walang sino man na magsasabi sa inyo na ang INC, na ang Katoliko o ang KOJC, sila ay kulto. Oh, bakit? Sinabihan ba na kulto ang Katoliko? Sinabihan ba ang kulto ang Iglesia? Sinabihan ba? Kailan ang Iglesia nag-ari na... Pag sumamba ka, sumamba ka, sumamba ka kay Manalo, maliligtas ka. Kailan sinabi ng Katoliko, pag sumamba ka kay Katoliko, sumamba ka sa mga santo, maliligtas ka. Claimant ng Iglesia ni Kristo, kapag ikaw ay naging membro at sinamba mo si Kristo, maliligtas ka. Nasa kapilya ka. Ikaw ay isang membro ng Iglesia. Nakasulat na ang buhay mo sa talata ng buhay. Ang claimant ng Katoliko, kapag sumamba ka kay Kristo, maliligtas ka. Mapupunta ka sa langit, hindi sa purgatorio. Tama? Magkakaiba man ng codes and ethics yan, tandaan nyo mga kababayan ko, kay Kristo pa rin ang bagsak. Eh si Kiboloy, hindi, sa kanya. Kailangan mo sumamba. Maliligtas ka. Ganun ang ibig sabihin nun. Sarap ng discussion natin, no? Oh, basag si Maharlika dito. Oh. So, kahit sa muting ng paksa, basag siya dito. Tuloy. Wala kung ano man ang paniniwala nila. Kaya malaking challenge actually ang mga religious, what you call it, religious group na may mga ginagawa talagang hindi rin maganda. Pero sabi ko mo, wala akong exempted dito. Hindi, even Catholic, you know that already, may mga nagumulis siya. Oh. Kung meron naman pala, no, exempted, alam mo eh. Eh bakit pinipilit mo? Alam mo, dyan nagtapos yung content niya na yan, mga kababayan ko. Kasi bakit? Takot na siyang maribatan. Takot na siyang maribatan dito eh. Mga kapatid eh. So, totoo lang, oh? Totoo? Tama na lang, dadasal na magdodonate pa ako. Sabi ko, ako na lang magdasal. Sabi ko, ganun sa kanya. Diba? Pati pagdodonate, kinaangalan mo pa. Eh, nasa Biblia naman yun. 'Di ba? Imagine that, ganyan ang utak niyan, ganyan ang mindset niya. Kaya kayo mga kababayan ko, mag-iingat kayo. Mga kapatid, sa paniniwala basta-basta. Kasi baka mamaya madugas din kayo nito. Mabudol din kayo. Ibang klase mang budol 'yan si Hitad, mga kababayan ko. Bumubukeke talaga 'yan. Diba? Imagine ninyo, pinadama niya ng matindi-tindi yung relihiyon, sasabihin niya ganito, ganito, ganyan. My God, di ba? Para mapasipay itong mga religious members si Pastor Kiboloy, itigil na yung panggigipit kay Pastor. Ano? So ang ibig sabihin din ito, dagdag lang natin ha, ginigipit ba ng gobyerno yung mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ? Ang sagot po dyan, mga kababayan ko, hindi po ginigipit ng ating gobyerno yon. At never ginigipit ang kanilang kalayaan. Andun nga sila ngayon eh. Nagrarally. May pumipigil ba sa kanila? Wala. Malaya silang makapag-voice out. Bukeke, yan ang ibalita mo. Kwento mo rin, di ba? Kita mo si Ka Eric nga, di ba, na member ng SMNI, nagbubunga nga doon, balingbing, duwag, inayaan lang ng gobyerno. Member eh! Naglabas ang sama ng loob. Di ba? Ikaw, member ka na rin ba? Dali nila sa tamang korte!
kung si pastor ay nagkamali. Kasi in the first one, hindi ito first time lang. Kasi nagbasa-basa ako mga palanda. Noon-noon pa. Kahit magbasa ka pa. O ngayon, mga kababayan ko, na-debunk natin to, napukulan natin to, anong masasabi ninyo? Diba? Comment down below. At huwag mo na rin kalimutan na mag-subscribe kung bago ka pa lang sa channel ko. Tapos, huwag mo na rin kalimutan mag-comment. Tapos, balita mo na rin sa mga tropa natin to. Ganun, mga kababayan.